Marami talaga akong account sa YouTube. Tapos, bakit daw kasi ako nag-YouTube? Samantala daw, gamit naman ang nakapagtapos naman daw ako ng pag-aaral. Hindi po na-accept yung visa po. For this video, it's so very special. Bakit nasabi natin special? Bakit nasabi natin special? Because sasabihin ko sa inyo kung bakit ako nag-YouTube. Ayan, nakikita nyo naman sa aking title. Bakit nga ba ako nag-YouTube? Bakit nga ba? Ayan na nga. Kasi, noong 2017 yata yun, marami talaga akong account sa YouTube. So, gumagawa na ako, nag-upload na ako ng mga video. Like this, ito. So, nag-upload yung mga video ko. Tapos, bakit daw kasi ako nag-YouTube? Samantala daw, gamit naman ang nakapagtapos naman daw ako ng pag-aaral. Bakit nga ba? Nakapagtapos po ako ng 4 years sa college na kinuha kong course is business ad, major in financial management sa summer college po. After po nang magka-graduate ako, nakapag-work po ako sa City Hall. Ayan. And then, nagsunod-sunod na yon. Kasi, nung nakapag-work na ako sa City Hall, yung kapatid ko, yung pangalan namin kapatid, may balak kasi na kunin ako dito sa Pilipinas na makapunta doon sa abroad. Kasi nandun siya. Tapos, nung time na yon na nagtatrabaho na ako sa City Hall, dinalakad ko na yung mga papilis ko na yung visa ko. Tapos, ayun na nga. So, nag-decide ako na mag-resign doon sa City Hall para kasi, para asikasuhin yung visa ko. Tapos, sa kasamaang palay, hindi ko na-accept yung visa ko. So, another try na naman ako ng pag-a-apply ng work. So, ako nag-umpisa, yung parang minalas ako, yung opportunities, tapos biglang iniwasan mo. Parang ganun. Tapos, palagi na ako nag-a-apply ng work. Na-hide naman ako. Pero yung napupuntahan kong trabaho, hindi pa ako komportable. Yung parang gustong-gusto mo nga magtrabaho pero sa kalooban ng puso mo, hindi ka masaya. Yung parang hindi ka happy sa ganitong trabaho. O marami nagsasabi sa akin na ganun talaga ang buhay, mahirap mo ganap ng trabaho. Kailangan pagtsagaan kasi nasa tsaga lang yan at pagsisikap. So, o nandun na nga tayo pero nagkaroon din kasi ako ng problema. Yung pag nagsasapatos kasi ako, yung pa ako nagkakaindol. Yung nasusugatan, parang tas nagkaroon din pa ako ng varicose. Parang hindi ako pwedeng tumagal sa pag-uupo, hindi ako pwedeng tumagal sa pagtatayo. Kasi nung time na yun, nakapag-work pa ako ng sales associate. Nagbibenta ng kitchenware. Tapos yun, doon ko na po na-feel na kasi walang yung minuto lang kasi yung race namin doon. Tapos
12 hours po kami nakatayo na naghahanap ng customer, nag-iinganyo po ng customer. Tapos doon na po nagsimula, nung umuwi na po ako sa boarding house namin, doon namanhid na po nung buong pa ako. Sinabi ko naman ito sa kapatid ko, pero na ano din ako kasi, sa amin kasi, yung ate ko na lang po kasi nagbibigay suporta sa amin. Ayun. Tapos, ganito na nga. So, bakit nawala tayo sa topic na bakit ako ng YouTube? So, inumpisahan ko muna doon para malaman nyo kung bakit nga ba ako ng YouTube. So, ako kasi, yung talent ko kasi, yung parang nasa art, yung editing siya. Pag mahilig ka sa akong mag-capture ng mga picture, gumawa ng ganito, katulad ko mag-video-video, tapos ini-edit ko siya. Tapos, andun, habang nanonood pa ako ng YouTube noon, tapos parang naiinganyo pa ako mag-upload din. Kaya doon, gumawa na ako ng account. Matagal ko na talagang gusto mag-YouTube noon pa, 2017 or 18. Na ano lang ako kasi nagkaroon ako ng kaligtin. Ayan, nagkaroon pa ako ng partner. So, which, parang na-focus doon yung buhay ko sa kaligtin ko. Parang hindi na ako interesado sa pagharap ng trabaho. Doon, parang sabi nga nila, sinayang ko lang daw yung pag-aaral ko, which is hindi naman para sa akin. Kasi hindi nila ako naiintindihan. Bahala na kayo mag-uska sa akin or basta. Ayan, gusto kong mag-YouTube kasi nandun po yung talent ko, nandun po yung kagustuhan ko. Parang doon pa ako sumay, doon pa ako masaya sa paggagawa ng mga content. Yung parang gagawa ka ng pelikula, tsaka doon. Parang pag nakakagawa kasi ako ng content or video, doon parang nakikita ko yung skills ko. Hindi naman as in na magaling, pero para sa akin magaling na rin. Kasi ako yun eh. Akin yung ginawa ko yun. Kumbaga, wow. Parang masayang masaya ako pag nakikita ko na natapos ko na. Ayun. So, nang nagtatanong din, bakit baklang waray po ang ginawa kong YouTube channel? Kasi yung isang account ko, yung pangalan po is Sot Nila, which is po yung Balyantos po, binaliktad ko po na ginawa ko pong Sot Nila. Ayan, unang YouTube ko po yun. Tapos pag nag-i-intro ako, doon ko po nabanggit na ang yung baklang waray, Sot Nila. Parang doon. Tas, so ayan, sa baklang waray po, sa channel na po ito, dalawa po kami. Which is po si Tristy. Ayan. O, sa mga nagtatanong po kung nasaan po si Tristy, okay po kami. Nagkaroon lang po kami ng konting problema. Hindi naman asking na ano, malaki. Nagkaroon lang kami ng tampuhan. Pero, okay naman po kami sa ngayon. Kung hinahanap yung po siya, nagtatrabaho po siya ngayon sa Jollibee nung po nakatukos siya. And then, ngayon, pinulit kasi parang nag-stop din yung pagbablog namin dahil yung na-reach namin yung 4,000 watch hours pati 1,000 subscribers po. Parang na ano na po kami, na bad trip, na turn off na kami dahil kada apply po namin sa AdSense, hindi po kami na-accept, hindi po kami na-approve. Lang ulit na kami nakatatlo yata kasi pag ma-disapprove ka, tatlong beses lang ikaw mag-apply sa AdSense. Tama ba? If I'm wrong po, comment down below. Ayan. Tapos parang umabot siya ng 6 na buwan, tapos hindi na kami nakakapag-ano, hindi na kami nakakapag-apply ulit. Parang, ayun, na-distansya po yung pag-upload namin ng YouTube hanggang doon sa kalagtan na yun, nagkaroon pa kami ng issue dalawa. Hindi na, ano, nagkaroon pa kami ng konting problema. Dati kasi, dito siya nakatira sa amin. Tapos, inassign kasi siya sa ano, sa malayong ano, malayong branch. Kaya, naghanap siya ng boarding house kaya lumipas siya doon para malapit na yung kanyang pagpapaan. Tapos nanood ako ng tutorial sa mga YouTube kung paano nga ba
kung paano nga ba ma-fix yung problem namin sa YouTube. And kasi nagsimula kami sa YouTube na to na Back ng Waray is February. So iniisip ko kasi magwa 1 year na, baka mawala yung watch hours namin, mawala yung subscribers namin, kasi ang tagal na wala kaming update kapag hinayaan na namin yung Back ng Waray. Tapos isang araw, kinulikot ko yung account namin. Hanggang nakita ko doon, nagkaroon ng yung error ba yun? Or parang chance na ulit na mag-apply ka na ng sa AdSense. Tapos nung tinay ko ulit, ayan, gumawa nga ako ng content doon kung paano maayos yung problema namin. Ayan, ganito po. Ayan. Tapos nun, nakita ko, tapos tinatrinay ko ulit, ayun, isaan mga 3 days po nakaraan, nakita ko na ayun, nag-iba, na parang na-approvean na siya, tapos pumunta na siya sa step 3. Kasi sa AdSense, kaya sa step 1, easy lang siya madali. Tapos kasi sa step 2, dun na kasi, i-connect na yung account mo sa AdSense. Yun, doon kami nakaproblema. And then, naayos ko yun. Hanggang isang araw na monetize po yung account ko na background plan. So, ayan po, parang tinuloy ko na po yung pag-YouTube. Nag-focus na po ako doon. Kasi, alam mo na, pag na-monetize ka na, kikita ka na ng pera. So, ayan. So, hindi naman sa ibig sabihin nakikita ka agad sa YouTube. Kailangan kasi may pagdadaanan ka pa. Pagdadaanan. Kaya sa kapag na-monetize ka na, hindi pa doon nakikita ka na ng pera, sasahod ka na, kailangan mo pang ma-reach ang $10 para padalang ka ni YouTube's Google AdSense team para ma-verify ang iyong account. And then naman, bago ka ulit makasahod, kailangan mo rin ma-reach ang $100 para, kasi ito na yung pinaka-threshold ng AdSense para makasahod ka na. So, kailangan ko rin, yan. Tsaka, hindi rin basta-basta maabot mo yung 1,000 threshold sa AdSense kung malaki yung revenue mo. So, ayan, sa mga nagjo-judge po sa akin dyan, kung bakit po, ayan, nasagot ko na po kayo. Nasa akin naman po kasi kung gusto ko magtrabaho or bakit nagpo-focusan ako sa YouTube. So, ayan, dito ko na po tatapusin ang vlog na ito. So, maraming salamat po. At kung nagustuhan mo yung mga ating vlog na aking content na ito, please like, comment, or hindi man po, pakidislike na lang po. Ayan, maraming salamat po. Please po, subscribe my channel, Baklang Waray. Please click the notification bell po para maging update po kayo sa bagong upload ng app, sa bago pong upload na mga video. So, hanggang sa muli po natin pagkikita, ako ang inyong Baklang Waray na nagsasabi.